Hello mga lods! Hello everyone! And welcome back to my channel. So isang maulan na good morning naman sa inyong lahat dyan. Yan. So yan, medyo umuulan ng konti. So meron tayong payong. So in this video, pupunta ako dun sa kaibigan ko dahil kukulayan ko yung buhok niya. So isang walang kakwenta-kwentang ano to video. Kaya kung wala kang time, wag mo na ituloy itong video na to. Putulin mo na, now na, as in now na. At so yun na nga, dahil pupunta nga tayo sa kanya, may daladala akong payong dahil malapit lang naman siya dito sa amin. So may daladala din akong mask, ayan. Ayan yung mask kasi since nung 14, nabago na yung ano dito, yung patakaran. Hindi na siya obligatory yung mask sa mga open na space. So kunyari pupunta ka ng mga tindahan, ayun, dun mo siya kailangan. Kailangan mo naka mask and naka gloves. Pero kapag yung mga open space tulad sa mga plaza, yung mga ganun, pwede ka nang hindi naka-mask. Pero syempre kailangan always ready, ever ready, ganyan. So ayun nga, pupunta ka tayo. Diyos me, hindi ako masyado makapagsalita. Parang ako sinapak. Grabe. So ayun nga, nag-night duty ko nung isang araw. And hindi ko alam, isang araw nga ako nag-night duty. So hindi ko alam kung ano yung nangyari sa nguso ko. Ano ba sa nguso? Sa labi, ayan. Bigla na lang may tumubo na cold sore or yung tinatawag natin na herpes or yung tinatawag natin sa Pilipinas na laso o yung mga singaw sa labi. So ayun na nga, medyo masakit siya kaya din iniwasan ko magmask. So siguro sa init, dehydration and everything ganun. So ayun mga lods, pupunta muna tayo sa kanila. So puputulin ko muna to. See you later! Ayan, everyone. So, ayan, dumating na ako dito sa bahay ng friend ko. So, papakilala ko sa inyo yung friend ko. Ayan, sa tabato. So, ayan. Yan yung kukulayan ko ngayon. Pag-experimento natin yung buhok niya. And, mamaya papakita ko sa inyo yung color. So, nandito ako sa bahay nila. Kalilipat lang nila dito. So, medyo ano pa yung bahay nila. Medyo magulo pa ganyan. Kasi gulo ng buhay namin dalawa. Aspeta! Ayan. Tinakyan ko na ng mata, pinatigil ko na. Ayun, hanggang dito lang muna tayo. Ganyan kasi medyo ano pa yung ano niya, yung kanyang house. So, mag-house tour tayo dyan kapag naayos namin dalawa. Dahil, naayos namin dalawa yan. Pag may time kami parehas. So, ayun nga, pinakalala ko nga sa inyo. Isa yan sa mga best friend ko. Tatlo kasi talaga yung best friend ko. Multinational talaga kami kasi yung isa Italian, yung isa African, and yung isa is Indian, and ako ay Filipino. So, ayun, kukulayan ko nga siya ngayon. Then, papakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan. So, yung gagamitin namin is palette. Color red. Ayan, red. Red ang bet niya na color. So, yan yung ikukulay natin sa kanya. And, wala na. So, yan at the moment, nandito pa rin kami sa kusina. At hindi pa rin kami dalawa nag-i-start. Dahil yung kanyang dalawang bagets, ayan. Kanyang dalawang bagets, andun pa yung isa. Mga nagkukulit pa. So, pinapatahimik pa niya. So, hanggang hindi tayo nag-i-start, kukwento ko lang sa inyo kung bakit ako yung magkukulay sa kanya. Ganito kasi yan. Dito kasi, ano lang yan eh. Ano tawag doon? Kanya-kanyang technique lang para makatipid. So, kung bibili ka ng ganitong klaseng pangkulay, siguro mga worth 10 euro lang. Tapos, ikaw na lang yung bahalang mag-color sa sarili mo. Kaya lang, nandun nga yung risk na hindi mo rin alam kung paano siya. So, medyo marunong ako magkulay. Kaya ako talaga yung nagkukulay sa kanya ever since na nag-start siya magkulay. Dahil kung makikita niyo yung buhok ko, ginawa ko na yung blonde, ginawa kong gray, ginawa kong red, ginawa kong brown, binali ko ng blue, ginawa ko ng dark blue, ginawa ko ng black. Ako lang talaga yung nagkukulay niyan ever since. So, kaya ayan, ganyan na yan, sabog na yan, ganyan. So, yan yung experience ko. So, dito kasi, kanya-kanyang ano talaga eh, para makatipid ka. Dahil kapag magpapaparlor ka dito, sobrang mahal. So, siguro yung pagpapagupit, nagre-range siya ng 25 euro hanggang 50 euros. While, ano naman, yung sa pagpapakulay naman, nagre-range siya ng 50 euro to 150 euro. Depende doon sa ikukulay mo at kung gano'ng karaming pangkulay yung ubusin nila sa buhok mo. So, kung bibili ka ng pangkulay na ganito,
at meron kang kaibigan na pwedeng magkulay sa'yo, yun na lang yung gamitin mo, yun na lang yung gawin mo. Dahil para-paraan lang yan. Dahil kung dito, hindi ka masyadong maparaan. Dito mo lang din uubusin sa ibang bansa yung kinikita mo. So, walang mapupunta sa'yo. Kaya, ganun yun. Kaya kami, tulong-tulungan lang, para-paraan lang, para makatipid. Kaya yan yung mga hacks na may tuturo sa inyo kapag gusto mong gumanda, pero wala ka masyadong budget. So, ayun, ganon. Grabe mga lods, ngarag na ako dito. 15 minutes na ako makaupo, ayan. Ang tagal niya, grabe. Umechos pa kasi yung kanyang mga ano, yung kanyang mga alaga. Nagdakot pa. Nag-ihi pa yun. So, ayan. Mas na hinanda na namin yung aming color. And hinanda ko na lahat. Yung brush, yung plastic, yung pang-plancha, yung gloves. Ayan, nakahanda na yan lahat. So, haluin ko na lang. I-mixture ko na lang siya mamaya. And, ayan nga. Haluin na pala natin hanggat wala ano. O, sige. Haluin na natin mga. So, ayan mga loves. Di ko alam kung saan mapupunta yung video na to. Pero, hindi ko alam kung hanggang saan. So, bubuksan ko na to. This is palette. Ayan. Yung color niya is red. So, 592 yung unit niya. So, ito yung panghalo. Yung white. Boy Due! Boy Due! So, isasali na natin siya. Busin ko na siya dito. Para isang anuhan na lang. And so, ito naman yung pinaka-color niya. So, isasalin na rin natin siya. So, ayan. Dibutas lang yan eh. Ganyan. Expert na ako dito, mga lods. Kasi ako lang talaga yung nagkukulay sa buhok ko, sa buhok niya, sa buhok ng kapatid ko. Ayan. So, isasalin na natin ito like that. So, ayan, mga lods. Naisalin ko na siya lahat. Ayan. So, imimix na lang natin siya. Ayun. So, ganun na nga. Yun lang yung may advice ko sa inyo. Kung kayo mga OFWs din. Or kung may mga kaibigan kayo na ganun. Tulong-tulungan lang kasi yan eh. Kung nasan kang parte ng mundo, kapag ikatulong ka, mas magaan yung buhay. Kesa naman gagastusin mo ng gagastusin. Gusto mo nga gumanda, wala ka namang pera at the end of the day, diba? So, tipid-tipid lang. Ay! Ang cute ng kanyang asa, look. Ang kanyang ba? Ang kanyang baby. Eshema. Mabango naman siya. Medyo hindi yung amoy. Pero may strawberry bulok. Joke. Hindi siya masyado mabango. Ayan ba? Hindi naman yung tasa yun. Pero hindi siya masyado mabango. Okay, so ayan na siya. Ayan yung kinalabasan niya. Pinkish. Pero red talaga dapat yan. So, ayun. Start na tayo. Tatawagin ko na. At nagtatagal na. So, ayan mga lods. Yes! I'm almost ready. So, ayan. Kailangan may gloves kayo. Huwag niyo kakalimutan mag-gloves. So, may gloves na talaga siyang inanda sa akin. Pero hindi ko yung pinuha dahil hindi yun yung size ko. Dudulas lang din siya. So, ito. Okay. Sensa musika. Okay. Yan. So, ayan. May plastic na rin kaming ginaya. I-fit ko muna sa kalikidi ko. So, upo ka na dyan lang. Ma perché io devo fare la cavia? Non ho capito. Okay. Tingnan mo, pinatumba pa nito yung cellphone ko. Hindi mo maingay kasi eh. Bawal maingay. Silence, please. So, for now, tatry ko mag-speak ng English. Ubusin na natin lahat ng English. Kasi kaming dalawa, kung communicate kami, true Italian word, ayan. Salita na Italiano ang sinasalita namin dalawa. Kasi parehas naman kami. Ako, I was raised in the Philippines. So, syempre, parang second language na natin yung English. At siya naman, she was raised in India. So, ang mga Indian, alam naman natin, they are very fluent in English. So, ayan. Kung sino yung mga marunong dyan, umutang ng 5-6, medyo marunong na rin kayong umano, English. So, ayan. Yung mga Indian, magiging din sila mag-English. Parang Thailand din. So, parang second language na rin nila yan. So, ayan yung gagawin natin, mga lods. Iniipit ko muna to. So, ipitin nyo muna yung
unang side. So, mag-uumpisa tayo doon sa likod. Fiore, yun yung po. Isposo yung po yung later. Okay, cats. Ayan, nakapagmura na paloy ako. So, ayan, mag-uumpisa tayo. Mag-start tayo doon sa may likod, mga lods. Para, doon kasi sa likod, medyo makakapal doon yung buhok. Hindi ko alam kung nanonotice nyo na medyo makapal yung buhok natin dito sa likod. Kesa doon sa mga buhok natin sa harap at saka doon sa tuktok. So, medyo matagal siyang kumulay. So, ipapakita ko sa inyo yung hair niya ngayon bago tayo mag-start. So, para makikita nyo na rin at the end. So, ayan mga lods. Ayan yung kanyang hair. Medyo darkish siya. Ako lang din yung nagkukulay sa kanya yan. Ako yung nagbabrown ng buhok niya. Kasi ano talaga yung buhok niya? Parang tayo. Parang mga Filipinos na kulay black talaga. As in matindi, intensive yung pagka-black niya. So, ayan. Yan lang din yung kukulayan ko. So, ayan na nga mga lods, mag-i-start na kaming dalawa. So, ayan po kulayan ko na. Kaya magpa-pass forward na tayo yung mabilis na mabilis na mabilis. Ayan. Parla yung Italiano. La collana che ti avevo dato, sai, quello dell'argento? Il mio ce l'ha preso Johnson. Ma io ce l'ho ancora uno se vuoi. Ma ce l'ho tutto. Ma guarda che io ce l'ho tre. Cioè io avevo comprato quattro in totale. E le ragazze non le ho più viste. Ci facciamo un incontro, ci facciamo una foto, lo mettiamo lì là, sul divano. Però dobbiamo farlo prima che vado via. Certo. Io domenica vado via di domenica. Questa domenica qui? Ma no, due di domenica. Due, secondo domenica. Secondo agosto, 2 agosto. So, ayan mga lods, medyo matatapos na kami. So, ina-applyan ko na lang siya ng second na pang-apply. Yung pangalawang ano, kasi natuyo na yung una. So, kung makikita nyo dito sa likod, medyo maganda siya dito sa likod talaga. Maganda yung naging color. So, second applyan ko na lang. Para medyo maganda siya. Alam nyo ba yung type na kapag ano? Kapag nandun ka sa araw, tapos nakikita yung reflection ng color. Ayan. So, ito yung audio. So, see you! So, ayan na nga mga lods. Nakatapos na akong magkulay. So, ito na siya. So, ang natinintay namin, waiting din muna kayo dyan. So, ayan. Ayan yung color niya. Yun, para talaga ako nasa pack. My God. So, ayan. Hintayin natin mamaya. Kapag wash, na-wash na niya, ayun, ipapakita ko na sa inyo. So, ayan. Hindi muna ako masyado mag-video. Dahil kasi mga nakakawala na yung mga anakis niya. Ayan. Then, ayan pa yung isa. Ayan yung kanyang mga anakis. Ay! Ayan. Mga anak siya nakawala na. So, ayan, natutuwa sila pag nakikita na nakasinda yung cellphone. Kaya, close ko muna to. Mamaya na. So, ayan na mga lods. Ito na yung kanyang finished product ng hair niya yan. Medyo reddish dito, pakit-pakit. Ayan, ganyan. So, ganda, diba? So, ayan, ako lang nagagawa niyan. So, ngayon, pa-planchain ko ng konti para mas maganda. Ayan, gano'n kaganda yan. Made by yours truly. Ayun. So, later na lang ulit.
So, ayan everyone. So, ayan, gumanyo nyo na lang ako. This is our finished product. Ayan. So, hanggang sa susunod na lang ng mga vlogs ko. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, magpaka-anti ka na. So, mag-subscribe ka na. Click the notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Bye!